guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan naman natin yung pinagagawa namin sa Palawan and yung mga naggastos namin. Anyway guys, sa mga hindi pa nakakaalam, kaya ang background ko is mga damit kasi yan ang business ko. Ukayarang Kikay by Debbie Santos sa Facebook page. Pwede nyo siyang i-check and mag-may na kayo guys. Anyway guys, ayan, sa Palawan. Palawan naman. So, nung nagpalawan kami, November pa lang ng after namin sa Bohol, parang days after namin sa, days before namin, after namin sa Bohol, nag-book na ako. So, dapat actually, Boracay talaga siya. Although, sobrang mura pa lang kasi 1 month before pa lang nun. Tapos, ayun, kaya lang pinili namin Palawan. Kaya lang, nakalimutan namin na may pandemic pa lang, medyo mahigpit. Grabe, sobrang higpit. Pero nakapagpabu kami ng Palawan. Pero dapat talaga nagsisi ako Boracay. But sabi kasi namin, marami kasi nagsasabi na Bohol and Boracay, mas okay yung Bohol. And alam yun, parang medyo mas crowded siya. Mas crowded yung Boracay ngayon. So hindi rin kami nag-take ng risk. And then parang ganun lang din daw. Parang ganun yung itsura ng Boracay. But anyway, kaya yun ang pinili namin, Palawan na lang. So, ngayon nakuha ko lang ng 6,000 sa Cebu Pacific yung fare namin. And then, after nun, nung pumunta kami sa Palawan, nag-antay pa kami, isang buwan pa kami nag-check. Check ako ng check kung ano yung mga requirements kasi medyo mahigpit. So, dapat, originally, yung Palawan namin is December 24 kami aalis to 30. Ayun, yung nangyari na yon, nag-aantay ako ng update sa Palawan, medyo naghigpit sila. Sabi nila 4 days and 3 nights lang daw kami pwede sa Palawan. So ginawa ko, tinay ko munang mag-move ng 25 to ganito, basta 4 days 3 nights, medyo magbabayad dapat ako ng 17, ganito ganyan, tapos biglang magbabayad dapat ako ng 2,000. But thank God, kasi buti na lang nung nag-rebook ako from December 28 to 31, wala na akong binayaran anything sa rebook, pagpapa-rebook ko. So, nakatipid ako nun. Although, mura na siya sa 17 kasi, alam yon, ganun talaga. But, thank God, siguro, dahil din na pinagpala tayo, guys. No, wala akong binayaran. So, sabi ko, sige, 28 to 31 na lang. And then, after no, nung pumunta na kami doon, ano pa bang mga, wala naman kami anything na fees na binayaran, ang bayad ko doon sa pinagstayan namin sa, ano ba yon? Saan ba kami nagstay na nakalimutan? Diba? Grabe na may makakalimutin. Sabi ko na nga ba? nagstay kami doon sa Costa Palawan. Yung pinaka, ito nga, Costa Palawan, tsaka yung Hue, pinagpilian ko yan. Pero ang nanalo kasi sa heart ko is Costa Palawan kasi sabi nila beachfront na sila and then yung pool nila pool access na. So ang binayaran ko doon na dapat with breakfast is 11,000 plus. So sabi naman namin ni Daddy, hindi naman kami nagbe-breakfast talaga. So coffee lang talaga ang lagi naming breakfast. And then nakita ko rin na beachfront sa Costa Palawan, nagbayad lang ako ng 10,200 sa kanila for 3 nights. Tapos maganda pa doon dahil maganda dahil hatid sundo kami sa airport. Tapos sobrang kumpleto yung ano nila, yung tawag dito, mga gamit sa room. Sobrang sorry guys, naputol tayo, but yun nga guys, sa Costa Palawan is malinis sila, magandang customer service, the best ang customer service. Naiintindihan ko kung may mga times na hindi nakakapaglinis yung agad yung mga housekeeper nila doon dahil sobrang limited lang yung tao. But ayun, okay naman. Medyo mahirap lang makipag-connect or makumontak sa mga tao doon, but very accommodating ang mga nasa front desk nila doon. Ayun, lowbat naman ako. But anyway guys, ayun, masasabi ko, wala akong masabi sa front desk kasi kapag may anything na concern talaga sa kanila. Ayun, and maganda kasi pool access. Although hindi ako nakapag-swimming kami ni Daddy kasi bago yung tattoo namin, pa-ora-ora lang daw, pa-cute-cute lang. So, si Hugo ang nag-enjoy talaga. And then after nun, nung nasa hotel lang kami,
pumunta kami sa Robinson's Palawan. Hindi na kami masyadong nag trip doon or hindi na kami pumunta sa mga ibang beach kasi una-una, 'di ba, binagyo sila. So hindi rin daw pala masyadong maayos yung mga pupuntahan mo, hindi lahat open. That time kasi may bagyong Odette week before yata no, or 2 weeks or 1 week before na mag-travel kami doon. So ang nangyari, tiyan ako kung magkano ang gagastosin namin is 2,800 kami isa ni Daddy plus yung bata parang nasa 2,000 or 1,700 din. So medyo pricey rin, ang gagawin mo lang naman is magtutour ka doon. Pero sinabi namin, since hindi rin naman masyado mag-enjoy and may mga hindi rin masyadong kompleto doon, sabi namin magstay na lang kami sa hotel and talagang sobrang chillax bago rin matapos yung taon. Gusto lang namin mag-unwind, mag-bonding si Yugo. Sobrang sulit naman yung pool doon. And then, sa gilid nun, kung makikita nyo sa vlog, kung gusto nyo balikan yung vlog, sumakay kasi kami from Robinson's Palawan, pauwi. Matanda yung driver. Hindi niya kabisado doon. Siyempre, matanda na. So, napadpad kami sa BM Beach doon. Sa mismong katabi lang ng Costa Palawan, but medyo, pwede kang tumawid sa gilid. Pero hindi ko na namin napansin yun na pwede ka pala dun. So parang may mga cottages doon, may mga nagpa-party-party pa doon kasi may birthday. Doon nakilala ni Hugo yung mga friends niya na nag-swimming sila sa dagat. Doon niya nakilala, kung mapapanood niyo yung vlog namin na parang day before or pang third day na namin bago kami umalis kinabukasan, meron siyang mga kalaro doon, guys. Yun yung may birthday yung tatay. Nag-swimming-swimming sila doon, ganyan. But parang umaani ilaw. Anyway, nag-swimming-swimming sila doon. Ano lang siya, kung from doon kami sa Costa Palawan, dumaan, libre sana kami. Kaya lang na ligaw kami. Nasabi naman, ay, may beach pala dito. So, baba kami, nagbayad kami ng 60 pesos kasi 20 pesos isang tao. So, picture-picture lang. Ganyan, nagpicturean lang kami doon. Tapos, pwede kang mag-rent ng cottage. Kung family kayo, tapos may dala kayong pagkain, pwede. O kaya kung nasa Costa Palawan kayo, since medyo madumi doon sa mismong beachfront nila, pwede kayo doon tumawid sa gilid lang. May gate doon na, ando doon na kayo. Libre lang din naman kasi naka-check-in kayo sa Costa Palawan. Tapos, sa Costa Palawan din, may dalawang klase ng pool. Kaya lang yung pool nila na isa doon, yung swimming pool nila, grabe, sa part na doon, banda, so, syempre, dagat ngayon, sobrang hangin talaga, pag ano doon ka, parang liliparin ka, yung cellphone, parang feeling mo lilipad, ganun sa part yun, tsaka malamig sa part na banda doon, teka lang ha, kasi parang nag-ano yung, ayan, check natin to, kasi lumiliwanag, dumidilim siya, but anyway, yun sa part namin doon, sa medyo bungad, sa mismong entrance, hindi siya masyadong mahangin kasi may mga buildings nasa stop yung hangin. But pagpunta ka sa may bandang kainan nila doon, Costa Palawan, medyo mahangin, tapos medyo malamig-lamig siguro doon. So yun, masaya kasi hindi kami masyadong gumasa sa sobrang bonggang-bongga. Ang pinaggasasan lang namin doon is yung pinaka-tricycle at pagkain. Yung pagkain namin for 2 days, ang order lang namin is, nung una, tag 100 plus lang kami dun sa rib shack na kinainan namin. Na sobrang sarap talaga dun. Hindi available yung malaki nila. Pero yung second day na bumalik kami, available na. Nasa 200 plus yung order namin. Basta gumastos na siguro kami ng wait lang ha. Yung pagkain namin dun is, gumastos lang kami siguro ng nasa parang nasa 500 to 700 lang per day kami dun. Oo, mga ganun kasi for dinner na rin. Ganyan. Tapos, nung una naming punta doon, nagpo-deliver kami ng Greenwich Pizza. Sobrang bait nila doon sa front desk kasi talagang inasikaso lang din kami. Pero, ang corkage, may corkage din talaga doon. So, ayun na nga guys. May, sa Costa Palawan, may corkage talaga sila doon kapag sa labas ka o order. Kaya lang, hindi kasi lahat available that time. Hindi ko lang alam kung nagkataon na nandun kasi kami. Hindi ko lang sure kung ano nangyari, bakit hindi masyadong available lahat. So, no choice. May kasama kaming bata. Alam nyo naman, pag bata is mahirap. Hindi mo sobrang hirap pakainin, pero depende pa rin naman sa magulang. But, for sure, hindi niya talaga magustuhan yung mga available na food lang dun sa Costa Palawan. So, wala kaming choice.
but to order na lang outside. Kaya ganun nangyari. Tapos yun nga, na-discover namin yung Robinson's Palawan, parang 3 kilometers siya dun sa Costa Palawan na pinagsistayan namin. Ang tricycle is sobrang sulit, 80 pesos 3 kilometers. Sa Bohol, wala pang 1 kilometer. Grabe, 1 kilometer ang minimum nila is 100 pesos. So, ayun, hindi kami masyadong nagumastos talaga doon. And then, meron ding option din na nakita namin sa tabi ng Robinsons, yung Hue parang hotel. Tabi lang siya ng Robinsons doon. Kaya lang, pinagkaiba lang, pool lang meron doon. Pero sa Costa Palawan is may pool na, swimming pool dalawa at ano na talaga siya. At beach na. So, ayun. Yun lang naman ang activities. Wala kami siyang activities kasi talagang nag-enjoy lang kami doon. Talagang unwind, coffee, usap lang ng mga goals, plans for 2020. Talagang si Yugo lang talaga nag-enjoy sa swimming pool. Ganun lang talaga. So, nila yung mga activities na ginawa namin. Na medyo tipid, pero naka-unwind kami talaga na masabi namin na unwind kami. Na talagang ang plan talaga namin kaya rin kami nagpalawan is parang last hooray na for 2021. Tapos, kayod na ulit. And then, talaga gusto namin mag-relax lang din talaga. Unlike kasi nung sa Bohol, bagay talagang gala talaga kami. But ito talagang yung away ka sa city, tapos wala, relax ka lang and ang sarap lang ng tulugan mo. Sobrang komportable, masarap yung kama nila, yung pillow. As in, talaga, tas lahat ng kailangan mo, hingiin mo lang nando doon. Kaya sabi ni Daddy talaga, next time kapag next travel namin, pag-iipunan talaga namin, mag-invest kami talaga sa mga quality na hotel kasi gusto niya yung ganun, yung walang hassle, yung talagang parang konti na lang din yung dadalhin mo tsaka yung kailangan mo is very accessible na talaga dun sa hotel. Parang ganun, tsaka comfort din talaga. So, ayun. Although, for sure, check natin kung saan yung next travel namin, but for sure, magbo-Boracay kami, guys. And titingin ako ng magandang pagsistayan nun. Pero may nakikita na akong hotel na medyo okay naman siya. So, check natin. And yun lang naman. Basta if ever, guys, magpunta kayo sa mga Facebook page, mga about sa Palawan, or kung saan pupuntahan kayo, mas maganda rin talaga mag-research kayo. Kasi yan yung wala sa akin na minsan mas gusto ko na lang magpa-agency para wala nang hassle, but napansin ko kapag gusto mo nang mag-explore sa and napansin ko guys kapag gusto mo nang mag-explore ganyan, mas okay talaga mag-research ka kung saan okay ganto ganyan, and manood ka sa TikTok, ang dami talaga nilang mga ma-share or marami silang makukuha kang aral or ma-share sila kung saan masarap kumain ganto. Si Daddy doon lang din nagtitingin, lalo na yung miss nakita niya doon sa TikTok. So ayun lang guys, and ayun, hindi na ako magbibigay ng any exact amount na gastos namin. Basta yun lang yung mga roughly or yun lang yung mga kayo na bahala mag-compute kung magkaya na gastos namin. But, yun lang yung ma-close ko ngayon. Or ma-disclose ko kayo sa inyo. But, masabi ko na sobrang worth it talaga lahat. And, ayun, spend time, invest time with your family talaga. And, ayun. Yun lang, work hard talaga. Work hard, pray talaga, and enjoy life. Balance lang yung buhay, guys. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching, and God bless.